come to my second lung. Oink, oink, oink. Hi, hello to my second lung. Welcome, welcome, welcome. And to my second vlog, ang aking kita nyo naman, nag-ayos ako. Nag-ayos ako ng slight. Ang aking vlog is all about love. Ang weird nito, ang gagawin ko po kasi ay love advice. Ang tawag sa vlog na ito ngayon is love advice. So, you know what? I'm single. Pero magla-love advice ako. So, di ko pa alam, di ako sure kung merong maniniwala. Pero I will do my best na magbigay ng advice. At hindi ko talaga alam saan ako magsasimula. So, before we start, nagising ako na may batang bumigay sa akin ng regalo. Alam mo, cute. Tiling! It's a piggy piggy, yo. Yeah. Pig. Alo, effective. Diba? Anak ko yan. It's my daughter. Kasi mahilig po talaga ako sa mga ganito. Gusto ko yung mga ganitong collection. Diba? So cute. Akala ko nga alkansya, wala namang butas, so I love it. So, dyan ka muna. So, as I start, so, ano bang dapat gawin? Anong dapat na preparasyon bago kang pumasok sa isang relasyon? Preparasyon para sa isang relasyon. So, sa mga never pa nagkaroon ng karelasyon, dapat before kayong pumasok sa relasyon ay handang-handang-handang-handa na talaga kayo. Yung as in, kaya nyo na? Kaya nyo i-handle ang mga situation dahil ang love ay hindi mo ma-explain. Ang love ay hindi na-explain, you know? Alam mo, masarap sa feeling ang main love. Pero, masakit pag nasasaktan ka. Super sakit na hindi mo na alam kung saan mo ilulugar yung nararamdaman mo, yung iisipin mo, ano ba? Hindi mo alam. Hindi mo na talaga maiintindihan. So, that's why ang iba eh, pag hindi na nila na-handle, gumagawa kasi sila ng mga desisyon na parang super nakakasisi as in. So, sa mga teenager out there na hindi pa nagkaroon ng karelasyon at nililigawan na o nanliligaw na, is dapat prepare kayo. Prepare kayo sa mga responsibilities, sa time na i-offer na makukumit mo sa kanya, sa isang tao. Kasi ang relasyon is hindi lang sabi na magkarelasyon tayo tapos wala naman kayong time sa isa't isa. Ano yun? So, kung magka-relasyon kayo, nandoon yung time, bibigyan mo siya ng time for a day, a week. Depende na yun sa inyo, basta meron kayong time, may commitment, and may guidance na kayo. Like, hindi nyo dapat sinisikreto yung relasyon nyo. Dapat alam ng both parents nyo. Like, alam ng pamilya ng babae at ng lalaki. So, parang merong mag-guide sa inyo. Yan ang aking masasabi sa mga magsisimula pa lang sa relasyon. So, during sa relationship nyo, may mga times talagang pag nagsisimula, ang sarap sa feeling. You know? Super sarap sa pakiramdam. Parang nasa langit ka. Oh, langit. Parang kang nasa langit kasi masaya. Hindi mo maintindihan. Parang yung paningin mo parang lahat may puso. Diba?
sinusundan ka ng mga puso. So, yun. Pag first step pa lang kayo sa relationship nyo, super saya, enjoy. Hindi nyo talaga maintindihan kung asan, saan nyo ilalagay yung pananabik nyo. Hindi nyo maintindihan kung saan nyo ilalagay yung tuwa nyo. So, pag-umpisa, dapat ipakita mo na sa partner mo kung anong pwede niyang expect sa'yo. So, meaning, sabihin mo na agad na, love, alam mo ha, ito yung mga schedule ko sa paaralan. Sana maintindihan mo na pag ganitong oras, busy ako. Sana alam mo na pag ganitong oras, ay hindi kita matetext, hindi ko masasagot yung tawag mo. O, ganon. Tapos, dapat yung lalaki din, sabihin niya rin na, love, ako din love. Pag ganitong oras, ay trabaho ko. O, trabahante na yung lalaki, ha? So, nagtatrabaho ako ng ganitong oras, love. Hindi kita matatawagan, o kaya hindi kita masusundo. Ganon. Dapat, mayroon kayong mga updating. Hindi naman necessary na mag-update kayo na, oh, lumabas ako ng bahay. Oh, natatapak ako ng putik. Duh, nonsense. Dapat, be informative to your partner. Kasi, yung partner mo, yung nilaan mo ng pagmamahal mo, yun na yung ano, yung makakasama mo. Kasi hindi ka naman siguro nagrelasyon, tapos, ah, trip ko lang to. Trip pa lang yung mukha mo. So, that's why pag may karelasyon ka, alam niya at alam mo rin ang whereabouts niyong dalawa. O yung mga schedules niyo para hindi kayo meron kayong understanding sa isa't isa. So, you handle it matured na dapat kayo. So, pagalit ang isa, intindihin ang isa, hindi magagalit din yung isa kasi alam mo yung sunod. Ay, hindi ko na alam. Baka hindi kayo mag-usap. Huwag niyong hayaan na mag-away kayo before matulog, tapos natutulog na lang kayo ng bahala siya. Hindi ko siya tatawagan. Dapat maging humble. Kesyo, babae ka man o lalaki. So, kasi minsan parang normal na pag babae, bahala siya, hindi ko siya tatawagan. Kasi babae ako, dapat siya mag-effort. No! Dapat kayong dalawa. Paano makakalipad yung ibon kung isang pakpak lang ang gumaganyan? Dapat dalawa! So, yun. Handle your conflict together maturely and with love. Kasi, ako yung kaya mo ba? Nagalit siya, tapos matutulog ka na lang. Wow! Parang ayaw ko matulog nun. Hindi ako makakatulog nun. So, kahit babae ka man o lalaki, hindi ka dapat ma-pride. Hindi mo pang unahan yung ego mo over love. So, dapat sabihin mo, love, sorry. O kaya naman, pag siya yung nagalit, sabihan mo na lang siya na, unahan mo na lang din na, love, I understand you. Sige, next time, ganito na lang. Yan, mag-usap kayo ng mabuti. Or text, or tawag. Huwag niyong hayaan na mayroon kayong mga alitan na hindi nasusolve kasi ang kalabasan niyan, magiging awkward ang relationship niya. Sabi nga nila, mas maganda daw yung relasyon na away-bati. Pero, pag hindi na rin, hindi nyo naman na-handle na mabuti, and failed yun. Alam mo, dapat ilugar mo yung selos mo. Huwag kang maging filosofo, ha? Nagsiselos ako, Dabao City. No, that's not like that. Nagsiselos ako. Sabihan mo yung partner mo,
kung ano ang dahilan ng selos mo. Kasi baka hindi niya alam paano kanya paano kanya bibigyan ng assurance, di ba? Pero sa relationship, dapat may assurance. Assurance. May assurance kayo sa bawat isa. Kunwari, sasabihin mo sa partner mo na, love, huwag kang magselos doon kasi hindi ko naman yun siya anuin mo. At saka, nakilala ko lang yun. Love, alam mo naman kung gaano kita kamahal, diba? Oh, diba? Bigyan mo siya ng assurance. Hindi magsiselos. Walang masisirang gamit. Walang mag-unlock at block. Unblock. Block and unblock. Yeah. Walang ganyang mangyayari. Kung sa panahon pa noon, walang balian ng SIM. You know? Then, yun. Huwag niyong bigyan ng dahilan na magselos ang partner niyo. Ganun lang. Or, kung may pinagseselosan man siya, sabihan mo yung tao na yun na. Or ikaw mismo, ikaw ang maggawa ng way para mag-adjust. Hindi yung parang inayaan mo lang. Diba? Meron kasi iba. Ay, love niya talaga ako kasi nagselos siya. Gusto mo yun? Alam mo kasi kung sa akin lang, pag palagi akong pinapaselos, lalong nawawala yung pagtingin ko. Kasi, parang hindi naman pala ako panito eh. Hindi ko I can't trust that person. You know? Yeah. So, ako, ang masasabi ko lang, dapat sa relationship, give and take. Hindi ka give ng give. Hindi ka rin take ng take. You know? Kasi, anong meron nun? Pag ikaw kasi give ng give, mauubos ka. Anong matitira sa'yo? Ano pang kayong maibigay sa sunod kung give ng give ka? Tapos, ikaw rin take ng take ka lang. Hindi ka mapupuno nun. Para siguro masasabi mo, nagrelasyon ka pa ba? Basta, yung masasabi ko lang about sa gasto or sa pagkakain kayo sa labas or kung may problema man financially, ganyan, dapat give and take. Yun. Kasi hindi mo naman naasahan na pera na lang kung mayaman talaga yung partner mo. O, diba? O, kaya niya ibigay sa'yo lahat. Ang dapat mong gawin, pag gusto mo, take ng take ka lang. Magkaroon ka ng relasyon na super rich. Not just rich, but super, super duper rich na tao. Yun ang karelasyonin mo. Yun. Kasi, gusto mo, take ng take ka lang, di ba? Ang tanong, meron ka kaya makukuha? Kasi kung meron, maganda. Pero kung wala, paano yun? Paano kung naging karelasyon mo? Eh, hindi naman nagtatrabaho rin. Paano kung nagsisikap din siya sa buhay niya para magkakaroon ng pera? Tapos, bubuhayin niya pa yung sarili niya, tapos bibigyan ka pa niya. Tapos, take ng take ka lang. Oops. Kaya na lang kung yung boyfriend mo may motor. Tapos, palagi kang hinahatid sundo kung saan ka pumupunta. Then, ikaw na girl, 'di ba? Parang normal naman siguro na gawin 'yun ng boyfriend mo kasi girlfriend ka niya. Pero ikaw na girl,
dapat din merong magawa ka na ng part mo. Take your part. Pwede mong ikaw ang mag-gasolina. Diba? So, para give and take. Kung siya ang nanglibre sa lunch, why not ikaw maglibre sa snacks? Or dinner? Or drinks? Or pamasahe? Or anything na pwede mong ilibre? Hindi yung take ng take ka lang. Huwag mong hintayin na ikaw palagi yung binibigyan. Kasi mauubos din yung tao. Ha? Mauubos yung pera, pasensya, at mapapagod din siya sa kakatrabaho dahil ibibigay lahat sa'yo. Da. Sawa ka na. Snake. So, pag sinabi ng partner mong sawa na siya, tanggapin mo. Pakiramdam niya yun eh. Siya yun. Siya. Kahit gaano mo pa siya kamahal, sawa na siya, sawa na siya. Sawa na siya. Pwede na lang siguro. Siguro masasabi niyang sawa na siya kasi meron ng iba. Iba yun ang sinasabi niya ng iba dyan na sinabi niya sawa na siya kasi may iba na siya. Okay. Wala kang magagawa. As in, wala kang magagawa. Kasi in the first place, kahit magbigay pa siya ng assurance sa'yo na ikaw, baka binigay niya lang yun kasi kayo pa, kasi ikaw pa yung love niya. Eh, nagbago na nga yung feelings niya, diba? So, ang dapat mo talagang gawin yan is tanggapin. Dahil acceptance is the key to happiness. To a true happiness. Di ka magiging tunay na masaya kung hindi mo matatanggap yung desisyon niya, yung gusto niya ngayon. Kung patuloy kang hahawa, tanggapin mo. Palayain mo. Diba, sawa na siya. Ganun lang. Wala na akong ibang masasabi dyan. Basta, palayain mo siya. Gawin mo yun. Palayain mo. Pag hindi mo kasi yan pinalaya agad, pag sinabi niya talagang sawa na siya, mas lalo kang masasaktan. Masaktan ka na sa sinabi niya, hindi mo papapalayain, mas lalo kang masasaktan. So, pag sinabi niyang sawa na siya, palayain mo, bitawan mo na. Pag nag-end yung relationship nyo, huwag mong isipin kasalanan mo. Kasi ako naniniwala kung ginawa mo naman lahat, diba? Ginawa mo ba? Alam mo, pag nag-end yung relationship nyo, it's the end. Lahat naman kasi may ending. Diba? Lahat may ending. Kahit pang mga gamit, may expiration. Kahit gaano yan ka, Brandon, may expiration yan. So, pag nag-end yung relationship nyo, tanggapin mo na lang din. Yun talaga yung pinakamagandang gawin. Acceptance. Ang i-accept mo na walang-wala na talagang mangyayari. Diba? Then, okay na. Girl or boy. Pag meron na siyang iba, be happy. Alangan naman. Pag hindi na kayo, gusto mo, solo lang siya. Magsasolo flight. Alam mo, tanggapin mo na lang talaga na merong mga taong hindi nakakatiis na walang karelasyon. So, isa siya doon. Hindi niya matiis na hindi kagad siya magkaroon ng karelasyon. Tanggapin mo yun. Sasabihin mo pa talaga na, bakit nakipag-break siya? Hindi ka na nga kasi, hindi na ikaw. Yun, tanggapin mo yun. Be matured. Alam mo, mas lalo kasing masakit pag iniisip mo palaging, pwede naman ako.
Bakit iba? Bakit may bago ka agad siya? I know that feeling. Pero, tanggapin na lang talaga. Kasi wala talaga tayong magagawa. Kahit maglaklak ka pa ng ilang alak dyan. Kahit paubusin mo. Kahit paubusin mo lahat ng mga restaurant na nagsaserve ng mga drinks na may kasamang mga pulutan na masasarap. Pag hindi na talaga kayo, hindi na. Gumastos ka pa. Nagpaganda na ka na lang sana. Alam mo, move on. Move on. Pag meron na siyang iba, move on. Sayang yung luha mo. Hindi niya ma-appreciate kahit anong gawin mo. Hindi nga ma-appreciate yung mga nagawa mo sa relasyon niyo. Yung luha mo pa kaya. So, just move on. Accept the reality because it's the reality. Huwag mo kasi palaging iisipin na merong pang chance na babalik siya. No, it's not your... Ikaw ba nagsusulat ng kapalaran mo? Ginagawa mo bang Nobel mo yung kapalaran mo? Huwag! Kasi lalo ka lang masasaktan. Pag lalo kang nag-iisip na magiging maayos pa kayo, lalo ka lang masasaktan. Accept is the key. Palagi yan sinasabi ha. So very, 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 palagi ko na lang sinasabi, accept, accept, accept. Acceptance is the key to be happy. Alam mo, hindi ko talaga alam, but alam kong effective to sa inyo. Pero ako, masasabi ko lang, makaka-move on ka. Pag naisip mo, paano kaya kung naging asawa ko pa yun? Tapos ganun yung gagawin sa akin. Diba? Paano kaya kung naging asawa mo pa yun? Yung sabi mo na, siya talaga yung gagawin kong forever. Isipin mo yung mga bad side niya. Kung kaya mo ba i-handle yun? Hindi ako nagmamalinis. Pero lahat ng tao may bad side. So, kung kaya mo i-handle yung bad side niya, ala, sige, magsisi ka. Bakit kayo naghiwalay? Pero kung hindi mo naman pala kaya, okay lang. It's a blessing in disguise. Lahat ng nangyayari sa buhay, may purpose ang Panginoon. Kaya sigurong tinagal niya yung tao na yun sa buhay mo. Kasi super love ka ni God. Na ayaw niyang mapunta ka sa ganong tao. Yun ang isipin mo. Then, tingnan mo yung sarili mo ngayon. How you function na wala siya sa nung magkasama pa kayo. Mas lalo, mas masaya ka ba ngayon? O hindi? O mas masaya pa rin nakasama mo siya? Yun yung isipin mo. Kung ano yung purpose na bakit. Ganun. Wala. Basta, sa during your relationship, eh nag-enjoy ka naman. Okay na yon yung mga pinagdaanan nyo, yung mga memories nyo na masasaya. Nag-enjoy ka naman, di ba? So, at least, God allowed you to enjoy that kind of feelings. And then, nakita siguro ni God na hindi kayo swap. So, ganun kanya kalab. Ayaw kanya mapahamak. Trust me. And trust God. Trust me, kasi sinasabi ko ito. Pero trust God, kasi si God ang bahala sa'yo. Siya ang may purpose at siya ang mapaprocess kung ano ang dapat sa'yo. Siguro, lesson lang yung nasaktan ka.
para mapunta ka sa tamang landas. Just keep the faith, you know. Ganda sa sarili. I believe. Naniniwala ako sa second chance. Lalong-lalo na pag nakikita mo talagang sincere siya sa mga pagsasorry sa'yo. Oo, naniniwala ako sa second chance. Pero second chance lang. Kasi kung binigyan mo pa ng third, fourth, fifth, ano ka? Marupok ka or durog ka na? Alam mo, kasi pag binigyan mo pa siya ng maraming chance, uulitin niya rin. Kaya nga ako, pag binigyan ko ng second chance, pag sincere siya sa sorry niya, tatanggapin ko. Pero yung mga promises niya, hindi na. Kasi alam ko, mababali niya rin naman. So, tapos, pag nag-break kayo ulit, kasi nagkaroon na naman kayo ng problema. So, wala na. Pero ako, naniniwala talaga ako na hindi ito one-sided lang. Hindi ito kasalanan lang ng isa. Because it takes two to tango, you know? Hindi mo masasabing relasyon kung isang tao lang. Dalawa. Dalawa talaga. So, ang masasabi ko is, hindi naman siguro isang tao lang yung may pagkukulang. Kasi, kung isang tao lang, napaka-bias naman. Siguro meron din yung isa. Siguro meron ka rin. Meron ka rin pagkukulang sa partner mo, hindi mo lang talaga alam. Or hindi niya rin sinabi na lang. Kaya nga sabi, pag sa relasyon, open ka sa isa't isa. Sabihin lahat ng problema, sabihin ng lahat ng mga hinanakit. Yeah, sabihin niyo yung lahat. Huwag kayong matakot. Kasi nga partner kayo, di ba? Meron palang partner na hindi nasasabihan. So, yun. Ay! Wait. So, heto na nga. Sasabihin ko rin yung napagdaanan ko. So, lahat ng na-advise ko sa inyo, kung okay ba yun, advice kasi yun ng super duper na strong, independent na tao. Di ba? Pero hindi ko naman talaga yung nagawa lahat eh. Oo, hindi ko talaga nagawa. I mean, nung mga time na papasok ako sa relasyon, hindi ko alam, hindi ko inisip kung prepare na ba ako. Basta, tingin ko, ay, pwede na. Gusto ko na talaga siya. Hindi ko talaga inisip na prepare ako. Tapos, hindi ko nasasabi kaagad yung mga like ito ha, hindi ako makakuan sa iyo, wala, hindi ako nag-update, hindi rin ako madaling nakakaintindi. Hindi. Tapos siguro na ano ko lang yun, natutunan ko lang yun over time. Time goes by, yeah. Then, yung pagsiselos, hindi ko yun nalalagay sa lugar. Pag nagsiselos ako, talagang nagsiselos ako. Tapos, hindi ko pa talaga sinasabi. And then, sa relasyon, parang ako yung laging nag-give. And you know that, na parang sa 100 times sa pag-give ko, naka-take lang ako ng 10. Yun. Yun yung parang hindi ko na balance eh. Tapos pag hindi ko nabibigay, parang
kasalanan ko, super laki ng kasalanan ko, ganon. Kaya tapos ano, pag tapos pag sinabi sa akin ayaw na ako, pipilitin ko pa rin na gustuhin ako. Ganun ako. Kasi baka iniisip ko, wala, baka masama lang yung loob niya. Ayusin ko. Oo, ganun ako. Tapos ayaw ko na magsisi ako. Yeah, that's one part. Na kahit ayaw niya na maghahabol ako. Maghahabol ako ng mga habol hanggang mapagod ako. Pero at least, masasabi ko, kahit natapos na yung relasyon at nawala na, ginawa ko lahat, di ba? Ginawa ko lahat, bahala na, hindi ako ang pinili. Hindi ko sinasabi na may pinili siyang iba, pero bahala na hindi niya pinili yung relasyon namin. Bahala na kung talagang sumuko na siya. Basta ako, pinaglaban ko, ginawa ko pa rin ang lahat. To fight for our love, to fight for our relationship, to fight for us. Hindi na bale, proud akong sasabihin sa inyong lahat na naghabol ako. But, at least, I learned. At least, mas magdadali na sa akin ang mag-move on. True that. And then, ako, nakakapag-move on ako lalo pag alam kong may iba na. Pag alam kong may iba na siyang nagugustuhan, mas lalo akong nakakapag-move on. Ito, sinasabi ko sa inyo. Totoo ito. Hindi ako nasasaktan ng doble-doble kasi dun sa palang sa pag-abol ko, nasaktan na ako ng doble-doble at madala. So, pag meron na siyang iba, hindi ako nasasaktan na. Doon na ako nag-move on at nagiging masaya ako para sa kanya. Ganun ako. Oo. Kung may iba na talaga yung tao, mas lalo akong okay, quits. Kahit hindi naman quits, quits na lang. Para matapos lang talaga. Yeah. Then, as being marupok. Yeah, marupok din po ako. Nagbigay rin naman ako ng second chance, ng ilang chance. And then dun parang naabuso. So, sa habang naabuso rin ako ng mga naabuso niya yung kabaitan ko, hindi niya alam. Slowly but surely, napapansin kong hindi talaga siya ang para sa akin. Yun. So, I thank God sa purpose niya, sa lahat ng ginawa niya, na inilayo niya ako sa taong hindi naman pala talaga ako mahal. Sa taong nagsisinungaling naman pala sa akin sa matagal na panahon, di ba? Hindi niya man lang sinabi na hindi na talaga dapat tayo. No? So, very thankful ako. Hindi ako nagre-reklamo. Very thankful ako. Halos, mas yan, lalo kang makaka-move on pag masaya ka dahil love ka ni God at inilayo ka niya sa taong hindi na pala swak sa'yo. So, thank you talaga, Father God. So, bye-bye! That would be all. Thank you for watching my vlog. Thank you. Sana may natutunan kayo sa mga na-advice ko. Kasi yun yung mga mostly highlighted na natutunan ko sa buhay pag-ibig. So, now, I'm totally happy. Kahit single ako. Kahit walang love life, okay lang. Okay na, okay to.
matatag at mas lalong pinatatag. I'm braver now, you know. And I thank God for that. And also, thank you for the broken heart. This is Barbie. At nag-iiwan ng isang magandang sayings na true love comes from ourselves. And unconditional love comes from God above. And I thank you! Bye-bye!